ang inakala niyang tanging daan at paraan patungo sa inaasam na pagbabago. Siya palang paglilinlang na nagdala sa kanya patungo sa karahasan at kapahamakan. Dala na rin sa hirap ng buhay sa kabundukan at dahil napagtanto ni Kajona na hindi pala tama ang kanilang ipinaglalaban. Ilang beses na rin niyang pinangarap na makawala sa tanikala ng maling pakikibaka. Yung 2018, sabi ko, dadalaw ako. Hindi nila ako pinayagan. Sabi nila, yung magulang mo na lang yung papuntahin dito. Ayaw nilang bitawan eh, kasi napapakinabangan nila ako eh. Sabi nga ng PA namin, malaki kang tulong sa amin. Yung mga magulang mo na lang yung papuntahin dito. Pumunta sila mama noong 2018. After namin mapalaban, nung naka-atras na kami, doon sila dumating. Doon ko talaga napatunayan na talaga sumapi na siya. Kaya kita ko talaga yung kalagayan niya, as in napaka ang payat, ang daming mga ano sa katawan niya, mga kagat ng lamok. Sasama ko kila mama paghatid sa kanila pero hindi natuloy yun. Ganun. Kasi nakita ko ng PI namin, ihahatid ko na sana sila sa tricycle. Tapos ayun, hinatak nila ako naman. Tapos yun, saglit lang kami nakita ng magulang ko that time. Siyempre nakonsensya talaga ako eh. Kasi ginawa nila lahat ng effort, mapag-aral ka. Tapos nandun ako, nag-turnout na dun ako sa NPA. Yun talaga yung nakikita mo yung magulang mo na stress. Laging umiyak sa mama. Hindi natuloy ang pinapangarap na pagtakas ni Kajona upang tuluyan ng makapiling ang kanyang pamilya. Ngunit taong 2020, kumusta? Kumusta ang kalagayan mo? Buntis ako. Ha? Paano yan? Mahirapan ka. Mahirapan yung kilusan sa'yo. Ilang taon ko itinaya ang buhay ko sa kilusan. Pwede ako masugatan, pwede ako matay sa pakikipaglaban. Tapos yan ang maririnig ko sa ama ng dinadala ko. That time, nabuntis na ako. Kasi nagkaroon ako ng asawa sa loob. Di, alam ko na napalalabasan nila kasi buntis ako eh. Yung ibang mga kasama ko na nabuntis, pinalabas talaga nila. Yun talaga yung isang pwede kong gawing option. Sa gitna nito. Siyempre hindi ko ginawa nung una kasi malaking ano yan, responsibilidad, kawawa yung magiging anak mo. Kaya 2020 doon ako nabuntis. Na ito na talaga sigurado kung makakalabas na ako dito. Kasi pag tumagal pa ako dito, kawawa yung magiging anak ko. Ang tinutukoy na pagdadalang tao ni Kajona ay bunga ng pagmamahalang namagitan sa kanila ng kanilang squad leader. 2015 yun kasi isa siya doon sa mga ng assistant instructor ng training ng BPMD. Parang normal lang na kasama, ganyan, nakasika, ganito ka din doon. Hanggang sa 2019, doon na nanligaw. Naging kami na rin naman ganun. 2020, kinasal kami. At ang pag-iisang dibdib nilang ito, nagbunga ng pagbubuntis ni Kajona. Subalit, nung nalaman ko na buntis ako, napalaban yung mga kayunitan namin sa Santa Lucia, which is doon namatay yung kaibigan ko na tinuring doon sa loob. Si Kamaymay na isang babae. Isang babae na namatay yung sa defensive na yun. Dagdag pa ni Kajona, yun talaga yung ano nila, yun yung policy nila doon sa loob. Pag may buntis, pag may mga wounded, palabasin na. Kasi pabigat lang doon sa loob, pampabagal sa lakaran. So naman yung bata, kasi anak niya yun. Sabi niya, pag nanganak ka, bibisitan naman ako. Pero lagi mong tandaan, kahit na anong mangyari, dito lang talaga, mananatili ako dito sa loob ng revolusyon.
Sa uling pagkakataon, gusto kong malaman ang Kilusan o kami ang magiging anak mo. Alam mo naman yung sagot ko dyan. Hindi pwedeng mabuwag ang samahan dito sa Kilusan. Mabuwag? Naiisip mo ba yung sinasabi mo? Ayaw mo mabuwag ang samahan sa Kilusan? Pero itong pamilya natin hindi pa nabubuo, pero binubuwag mo na. Pero kailangan nila ako dito. At kami ng magiging anak mo, hindi ka namin kailangan? Magandang gabi, Pilipinas!